Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Sultan, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So alam nga po nating lahat na naging matagumpay ang ating pambato na si Jonah Sultan sa kanyang naging laban kahapon kontra kay Frank Gonzalez na ginanap sa Amerika, kung saan pinabagsak niya ito ng 2 beses hanggang sa tuluyan niyang nakuha ang panalo via unanimous decision. At bagamat nga po mahigit 1 taon siyang hindi lumaban, ay hindi man lang natin ito nakitaan ang pangangalawang sa ibabaw ng lona, dahil talagang napaka-impresibo ng kanyang ipinakitang performance. Subalit bago nga po ng laban niya kahapon ay sinabi ni Sultan sa interview niya kay Winter TV at Boxing Talk TV na handa daw siyang labanan ulit ang isa pa nating pambato na si former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Casimero. Paliwanag ni Sultan na basta bigyan lang daw siya ng kontrata ay lalaban daw talaga ulit siya kay Casimero. Ay kung halimbawa, sabing ganito, maglaban po kayo ni General Casimero, okay pa rin po ba? May kontrata, laban tayo diyan. Walang problema. Yun. Basta bigyan niyo ako ng kontrata, lalaban ako. Para naman po sa mga hindi nakakaalam ay si Jonah Sultan po ang huling fighter na tumalo kay Casimero. Noong taong 2017 po ay nagtuo sila sa Cebu City para sa IBF Super Flyweight Final Title Eliminator 5. Nakuha ni Sultan ang panalo dito via unanimous decision. Magmula nang matalo si Casimero sa laban na ito ay nagawa nitong makabawi at kasalukuyang nasa 9 na sunod-sunod na siyang panalo. Habag si Sultan naman ay nanalo din ng 5 beses sa sumunod na 8 laban niya pagkatapos kay Casimero. Bukod dyan ay shinare din po ng MP Promotions President Sean Gibbons ang clip ng interview na ito ni Sultan. Kaya naman ibig sabihin po nito ay gusto din ni Gibbons ang ideya na magtuos ulit si Casimero at Sultan sa 2nd pagkakataon. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagkaharap na nga po sa kauna-unahang pagkakataon kanina ang undefeated WBC Heavyweight World Champion Tyson Fury at ang former UFC Heavyweight World Champion Francis Ngannou sa kanilang press conference. Para po sa mga hindi nakakaalam ay nakatakdang magtuos ang 2 giganteng ito sa October 28 sa Saudi Arabia para sa 10-rounder fight. Hindi po ito isang exhibition fight at magkusot tuong laban po ito. Ganun pa man nga po ay muling nababatikos ngayon ang World Boxing Council dahil bakit daw ba hindi nalang tanggalan ng WBC ng titulo si Tyson Fury. Lalo pat hindi naman ito dinedepensa ang kanyang titulo sa mga mandatory challenger niya. Dahil dyan ay maliwanag na naman ngayon na pera-pera pa din talaga ang sports ng boxing. Dahil alam kasi ng WBC na malaking pera ang papasok sa laban na ito. At dahil WBC champion si Tyson Fury, kaya naman may porsyento din silang makukuha sa bakbakan na ito. Kung tatanggalan kasi nila ng titulo si Fury ay wala na silang porsyentong makukuha sa laban dahil wala ng WBC dito. Kagaya na lang sa paparating na exhibition fight ng ating pambansang Kamau Manny Pacquiao at ng Muay Thai World Champion Buakaw Bangkamek na gaganapin sa susunod na taon. Gumawa ang WBC ng paraan upang masali sila sa bigating laban na ito sa pamamagitan ng paggawa ng WBC Legends Belt. Ang mananalo ay bibigyan nila ng WBC Legends Belt. At dahil may titulo na naman nilang nakataya, kaya naman may porsyento din silang makukuha sa mega event na ito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy.